Ito na ang programang tatalakay ng mga usaping pangnegosyo, medical, legal at iba't ibang bagay na kinahihiligan ng mga Pilipino. Connect! Tambalang magkukuyang. Bibigyang pansin ng ating mga kuyang mula sa SCWC ang inyong mga katanungan na gustong maliwanagan. Connect! Tambalang magkukuyang. At ngayon, narito na sila upang ating makakwentuhan ang ating mga kuyang mula sa SCWC at ang programang Connect! Tambalang magkukuyang. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat at welcome back po dito sa SCWC Tambalang Magkukuyang, ang ating pong segment, Usapang Negosyo. Happy New Year! Happy New Year, partner! Ako po partner. Ang inyong makakasama ngayong gabi, Ricky Ku, at yan si Baldonado, at si Ed Abalos, and okay, with our special guest. Yun. Para sa taong 2020. Oh. Kumbaga, bueno mano to. Partner. Blessing daw kagad. Blessing kagad. Kasi puro finances eh. Ika nga nila. Umpisa mo ng maganda sa umpisa. Lahat yan maganda. Tutuloy-tuloy maganda. Kaya tama, pati si ano na. Oo, tama. Agree. Kaya tama. Agree. Oo. At bago natin pakilala ang ating last ng audience impact nito, Ed. Para sa mga umaantabay sa atin. Lalo na yung mga kuyang dyan, no? At good evening at welcome sa ating programang SCWC Connect. Tambalang magkukuyang dito sa DWIZ. Good evening, mga kuyang. Walang kuyang-kuyang dito. Walang kuya. Kuya na lang. No, drop na kuya. How should I address you? Oh, para feeling yang naman kami. Oh, feeling yang naman, sir. Para... Ay, take away the sir, baka kala professor eh. Baka sabihin teacher mo kami eh. Papayag ba, pare? Magkakaedad lang naman tayo dito eh. On the level, yeah. Alam mo, marunong na, on the level na siya. May tumas na ba tayo dito? Wala pa yan. Meron na. I-promote na yan. On the level kagad. Pakainin yan mamaya, Masarap ang dinner niyan mamaya. Mamaya, kakatok na yan sa atin. Hindi na busog sa pansit to eh. Busogin mo pa. At alam nyo, mga kakonek, no? Dahil po ngayon ay... January 2020 at bueno manong episode para sa taong ito, makakasama po natin ngayon si Miss MJ Aoki. Yeah. Wow, maraming salamat. Yes, si Miss MJ Aoki po ang ating magiging financial coach para sa yes episode natin yan tonight. Yeah, well, yes, thank you again for having me here. Actually, kayo talaga yung pinaka-idol ko rin eh when it comes to finances. Inspired lang din ako sa inyo. Kasi... Pero alam mo, balita pa. Puro kami. Ano kami ha? Puro expense kami. Puro expense. Yung the wife is the one who's getting the money. Oh. Puro palabas kami sa papasok dun. Eh. Alam mo ba kami eh? Ano na nga kami? Crazy broke Asian na nga ako eh. Akala nyo lang broke. May mga different kinds of being broke naman. Mm-hmm. So maybe you're just cash broke. Pero in terms of assets, I don't want to sound around it, pero... Wala akong asset, pero buiset meron. At pag-uusapan na, alam mo, bago tayo, ano pa masabi ko dito? Dapat yung mga follower muna, yung Facebook page mo, intro mo muna yung Facebook page mo. Sige, before we start, no? Yes. Actually, kaka-rebrand ko lang nung... Nga pa, nakita mo ah. Ayan ah, naka-online ako. 39 agad ang views natin ngayon. Pakita mo, kuya. Sinabi ko sa'yo, umpisahan mo ng maganda, tuloy-tuloy yan, kuya. Sunod-sunod yan. Na-miss lang din nila kayo. Ano ba kayo? Ngayon, wala pa kami 5 minuto nagsasalita, di ba? Na-miss din, syempre, ng mga fans nyo kayo. After, so, tagal din ang makasunatin. Look, you're so photogenic, oh. Oo, oh, see? Kaway ka dyan, kaway. Ano ako titingin? Pwede ba natin siya i-close up? Close up ko nga ng konti. Close up ko ng konti. Si MJ Aoki. Kasi si MJ, actually, she's half Japanese and half Pinay. Yeah. And, okay, as might as well, she is also a very good coach, life coach when it comes to finances, yes, and investments. Yeah, pero pusong Pinoy talaga ako. I grew up in the Philippines. Konnichiwa, pero mabuhay. Mabuhay. Mabuhay na konnichiwa. Marunong. Mukhang marami kang client. Ayan, oh, kita mo. Ayan. Live ka or ikaw solo mo. Ayan, ha? Pabiligyan na namin sa'yo. Ganun pa kalakas sa tambayang magkukuyang, ha? Oo. Sige, magdadinay tayo mamaya. Hindi, kami magpapadinner sa'yo. Courtesy of Ricky.
Wait, now off topic tayo. Guys, focus po. Kasama natin si Direk, hindi pwedeng hindi siya kasama. Ayan ha. Para maganda yung ating New Year. Yes. In fact, I just rebranded myself kasi as mentioned earlier, I was a life and wealth coach. I am a life and wealth coach. But I guess yung advocacy ko for this year is really centered around women. Mm-hmm. Women empowerment. And syempre, pasok na rin dyan yung health, wealth, relationships, creative expressions. So, captured natin lahat ng aspeto ng buhay. Doon ako sa relationship. Ikaw saan ka, Ed? Ako doon ako sa wealth. Ayan. So, ikaw naman. So, invite ako. Crazy provocation na nga eh. Invite mo ako sa ibang topic. Oo. Pwede sa relationship, di ba? Gusto mo ng kalokohan. Ano, mas masaya sa ATW, it's all the way. Oh, all the way. Anong all the way yan? All the way to talk about anything. Oh, no holds barred. Go. Oh, see? No holds barred. Ako. Patay tayo dyan. Real talk. Oh, real talk. Real talk. Ayun, Yamauchi. Kunbawa, good evening. Kunbawa. Kilala mo siya, si Ma'am Fabi Masi Yamauchi. Oh, mong Japanese. Ano, hindi eh, pero pwede tayo best friends. Hello! Oh, konnichiwa! Kumbawa. Okay, anyways. Mm. So, since yun nga, bagong taon, bagong kaperahan, siguro. Oo. A new opportunity. Kailangan ko yan. Kasi dahil... Tama, magsa-Chinese New Year na. Tapos na yung, New Year, Chinese New Year naman, di ba? Christmas and then. Saka pinag-usapan natin, di ba? Naalala mo yung year-ender special natin with Madam Venus. Yes. Year of the Rat Metal ngayon. Mm. So, ang Rat Metals, maraming opportunities for this coming year. Exciting. So, itong opportunities na... Ka ba? A snake na ko medyo... Okay. Huwag kang ganyan. Medyo okay naman. Delegado ka sa kanya. Ha? Sa akin safe ka. Magtatabi ka sa akin. Yan ang sinasabi ko. Kay Direk, tabi ka rin sa kanya. Ito mo ha? Wala akong kinalaban dyan ha? Ate Jean! Minsan lang ngumiti yan. Ngayon ko na nakita yan ha. Wow. Dalawang buwan na kami dito. Ngayon na siya ngumiti. Buti naman napangiti kita. Gusto mo ba nagdadala kami ng ganitong guest? Oo. Financial advisor, di ba? Sa likod, si Madam, okay ba? Ha? Okay? Sasagdagan natin yan. Sige. Susunod, hindi na siya. Hindi ba? Tama na to. So, since pag-uusapan natin ngayon, alam mo kasi, syempre, bagong taon. Maraming ngayon, Pilipino, marami pa rin pera hanggang ngayon. Kasi syempre, may mga 30 months. Inubos nung asawa eh. Hindi, may nakatago yan. Tinabayan, may nakatago yan. Pero just in case lang, Pina-safe keep sa asawa. Safe nga ba? Oo, safe na safe. Ikaw talaga. Pagpasok, ayaw lumabas eh. Alam mo, ikaw talaga, alam na alam mo, relate na relate ka. Syempre, nanay ko, Ilocano. Bakit? Diba? Ano ba meron sa mga Ilocano? Yung pera, pag pumasok, hindi na lalabas, di ba? Hawak na hawak. Mahigpit ang pagkakahawak, no? So, i-combine mo ba ng Chinese? Pati ATM hawak, no? Oo naman! I-combine mo ba ang Chinese and Ilocano? Naku. Ayun lang. Matindi yan. kaya napakagaling ninyo sa pera. Niya, itago mo, I'll let it grow. Yun nga eh, I guess I want to really emphasize on that kind of mindset. Kasi I guess, paano ka pinalaki with that kind of culture, yes, right? As an Ilocano and Chinese, right? So, paano ba yung, how were you like growing up? Mm-hmm. Ano ba yung mga... Mga traits, no? Kinalakihan nyo, like, kasi usually, when it comes to saving, sabi, ang ideal scenario is to save 20% of your savings. Right. Mm-hmm. But I guess, correct me if I'm wrong, is it true na if sa Chinese daw, it's 80%? Oo, kasi... Lahat daw nakupunta sa savings. Oo, i-recycle. Kunyari, nagbaong ka. Mm-mm. Yung iba, sandwich, di ba? O yung sandwich mo, ilalagay niya. Yung iba, nilalagay sa Tupperware. Mm-mm. Yung iba, lalagyan na lang ng ano eh. Yung whipped cream na maliit. Recycle talaga. Oo, di ba? Yung sauce mo, dun sa... ice cream cup na maliit eh, di ba? Yeah, and bata ka pa lang, you learned how trained to be creative, yes, to be trained. So, well, kung hindi naman ganun yung kinalakihan mo, so it doesn't mean naman na wala ng pag-asa for you to create that kind of habit. Pero alam mo, pinaka-basic na trait ng isang Pilipino, isang Pilipino-Chinese, no? Mm-hmm. Is nung bata kami, naalala ko nun, siyempre, may handa, no? Mm-mm. So,
minsan bibigyan ka ng ito pagkain mo, no? So, pag binigyan ka ng pagkain, or sabihin lang natin yung mami mo nagluto siya ng pagkain, ng isang dish. Mm-mm. Ang mindset kasi nila sa Chinese, hindi nila uubusin yan. Mm-mm. Ang gagawin nila, paabutin nila hanggang dinner. Mm-mm. Pagka medyo talagang conservative talagang isang Chinese family, mm-mm, paabutin nila yan. Tsaka, as much as possible, ang costing dapat every day, ang living costing is mababa very, lang very talaga. Minimal lang. Minimal lang talaga. Meaning, pag sinabi mo mababa ang costing, rather than bumili ka ng bottled water, di magbaon ka ng Coleman. Kasi Coleman ang tawag sa, actually, Coleman yung... Uy, Coleman is pang... Naabutan ko rin yung Coleman. Pang millennial eh. Pagkagaya nito, Gen... Ano ba sila? Millennial pa. Millennial yan. Millennial Gen X ko yung Gen X. Millennium. Millennium boomers kaya pa. Millennium. Ano na sila ngayon eh? Ano yung Tumblr na... ano? Yung pinabi... Saan mo nila? Kailangan bumili, di ba? Starbucks? No. Anong tawag? Uso ngayon yun eh. Yeah, diba? Yeah. They refill water. Ma-clean canteen. Yeah. Or, yeah. Ako, endorse. Well, mostly ganun. Ganun na nangyayari. Mm-hmm. Talagang, kumbaga parang ini-stretch nila kung ano yung meron, mm-hmm, sila. Yeah. As much as possible, kung kaya bukas. Pero kung kaya the whole day, yeah, yun lang ang ideal, no? So, saan mostly napupunta yung pera? Yung pera kasi, syempre tayo ah. Ako ah, mula nung pagkabata ko hanggang ngayon, ugali ko ah. Mm-mm. Siyempre tayo, gusto natin sa wallet, buo. Mm-mm. Papel. Mm-mm. Pag may barya, tinatamad ka lagi sa bag kasi mabigat, di ba? Ako, everyday, ginagawa ko, meron, sa kwarto ko, meron akong mga hile-hilerang alkansya dyan. Bakit? Kasi everyday, gumagastos ka. Mm-mm. Pag gumastos ka, hindi mo maiwasan, may barya ka. Yep. Yung barya mo na sa bag mo, rather than ipuri mo dyan, kalimutan mo dyan, ipasok mo na ipasok sa alkansya. At the end of the year, hindi mo alam, meron ka ng 3,000, 4,000, 5,000. Additional savings pa rin yun. Yeah, and it's those small things that accumulate na minsan hindi tayo aware or sometimes hindi tayo natin napapansin na yung mga maliliit na bagay na ito can really accumulate into something big. Yes. So, it's, I guess, this new year, it's really about being conscious and aware of our spendings. Mm-hmm. So, you can start small eh. Like, for example, the bottled water. So, for example, letting go of the bottled water every time you're out. So, you're already saving 20 pesos every day. Imagine mo, 20 pesos times 365. Mm-hmm. That's around 7,000 already. Mm-hmm. Diba? So, that's just one. What about the other items? Mm-hmm. Let's say coffee, or your everyday milk tea, or any alam mo yun, yung mga maliliit na bagay na that would accumulate. Mm-hmm. So if there is something that you can probably let go, mm-hmm, and so para makasave up ka, then start doing that. Kasi like that amount could have gone to an investment, mm-hmm, diba? So it's just those little things na and then creating a habit around it. Okay. Pero, yes, Miss MJ, sa ngayon, no, dahil mm-hmm, syempre, sabi nga nila, start of a new decade. Kasi mm-hmm, 2020, yeah, di ba? Mm-hmm. Kumbaga, bagong taon, bagong umpisa. Ano yung mga nakikita mo na pwede nating gawin o may advice sa mga nakikinig natin na pwede nilang gawin? Kasi syempre, ang uso na ngayon is, kumbaga meron na nga ipon challenge, may mga kung ano-anong challenge na nga sila. Ginawa ng gano'n, di ba? How's your ipon challenge? Well, it's not about the completion or what, eh. Basta the habit, it's you creating that kind of exercise na hanggang maging muscle memory na siya. So, ano mo na siya? Kumbaga parang nasa system mo na. Na nagsisave ka talaga. So, yeah, kumbaga, every time na sumisweldo ka, yung habit of allotting that amount to your savings agad muna before you use that as your expense. Okay. So mga, let's say, tulad nito, itong mga investments natin, no? Kasi, alam ko, maraming mga klaseng investments, maraming mm-hmm, klaseng, kumbaga, bukod sa pag-iipon, syempre, sa muga, dalin ng pera mo. Alam nga, ilagay mo sa banko. Pwede mo naman ilagay sa banko mo. Pero ang problema, hindi ganun kabilis ang growth ng pera. Mm-hmm. And kung gusto natin talagang kumita ng pera, we have to invest our money. Because yes, our money is not just gonna slip over and make huge profits. Yes.
Di ba? So, ano bang magaganda? Yes. Okay. May mga advantages din naman yung bank. Mm-hmm. Siyempre, like, you don't wanna put your money sa ilalim na kama. Yes, 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 of kasi course. Kasi very traditional tayo. Basically, if we put in the bank, we feel secured. Mas safe tayo. Yes. Oh, secured ka, di ba? Alam mo, dyan lang yung pera mo. But unlike, if you're just putting everything sa bank, di ba? So, I guess my advice is to not put all everything. Your eggs in one basket. Mm-hmm. And I'm not just talking about investments, but mm-hmm. I'm also talking about your cash flow. Yes. So, before you even invest, how are you in terms of your cash flow? Are you earning through just one income stream? Mm-hmm. Right? And sa dami, sa laganap ngayon ang online businesses, online social media, napakadaming paraan para kumita. And once na kumikita ka na and meron ka ng active income, then you diversify to your passive income. And that is through investment. So napakadaming paraan. You have, syempre, the insurance, the VUL, real estate, mutual funds, UITF, ano pa ba? Well, other kinds of businesses. So, yes. But there are different levels that you have to follow para hindi ka nalulugi. Because if you, let's say, invest on stocks, alright, and you put most of your money on stocks, and hindi ka naman pala marunong mag-stocks. Hindi ka marunong mag-analyze. Hindi ka naman marunong mag-analyze. Kasi ang stocks, hindi yan biro. Hindi basta-basta, nalagay ka ng lagay, nalagay, no. Actually, kasi, alam mo, dapat paano ka, when is the time to input, invest, and how do you go out? Yes. So, kumbaga, how to pull out and when to buy in. Then, tsaka dapat marunong kang bumasa ng stocks. Mm-hmm. Example, ha? Example. Boss Ricky, ha? Kung okay lang, ipagpapaalam ko na. Kunwari. Kunwari lang. Si Cebu Pacific. Oo. Okay na yan, ha? Mukhang may investment siya doon. Halata. Bakit parang may hugot? Hindi ko alam saan siya umuhugot, eh. Hindi. O, pal na lang. Okay. Kunwari, pal. Nag-invest ka ba? Wala ka may investment. Hindi. Dapat yung hugot sa kanya. Siya yung financial advisor natin, eh. Kaya nga. Si airlines na lang. Nag-invest ka kay airlines. Nakita mo yung buying niya as of yesterday, sabi na natin ang isang share is 1,800. Yun ang pinaka lows niya. Titignan mo sa history kung ano yung pinakamababa bungkod sa 1,800. Sarap naman yung 1,800. Sana umangat talaga yung stocks na. Hindi, kaya nga. Kunwari nga lang, okay. 1,800. Kunwari. Mm-hmm. Yung 1,800 na yan, yun yung buying shares na amount niya kahapon. Mm-hmm. Kinabukasan, iba na yun. Mm-hmm. It's either tumaas yan o bumaba yan. Eh, nangyari, ang buying shares niya, tumaas ng 0.5 lang. Mm. So, yung 1.8 mo, siguro, madadagtag kung, let's say, kunwari, 1.8 kahapon, naging 1.850. Mm. Sabi na lang natin, 1.850, para hindi, kasi kung i-compute mo pa sa 0.5, complicated eh. So, kung bumili ka kahapon, at gusto mo ibenta ngayon, meron ka ng 50 pesos na kita. Mm-hmm. Eh kung ang binili mo 1,000 shares times 1,000. Hmm. Ganun 'yon. Mm-hmm. Pero kung kunwari binili mo kahapon ng 1.8 eh lumagapak ng 1,600, lugi ka mm-hmm. ng magkano? 200. Exactly, 200. So, ang mangyayari 1,600 lang 'yon. Mm-hmm. So syempre ikaw bigla mo winidraw, hindi mo alam, boom, o di lugi ka pa. So, anong maa-advise mo sa mga taong hindi marunong? Huwag magmarunong. Maghanap na. Katulad ng marunong nito. Ito, yan. MJ. Hindi, kayo talaga yung pinakamarunong dyan eh. So, kayo talaga yung mga idol ko. Ma'am MJ, you share your ano? Your knowledge with us. Hindi, I guess yun nga. If you don't have the time to learn or to, alam mo, let the professionals, let the experts do it for you.
marami namang paraan eh. So, you can talk to me. Yeah, si Ma'am MJ. And tuturuan natin. Kasi like, depende rin yun eh. Ano ba yung... Twitter account or Instagram? Yes, yes, they can. Ikaw talaga, partner? Hindi, pwede niya ano yun eh. Basta sa ganyan, pag may kita tayo. Singkit lang ako, pero malaki kita. Oh, di ba? Okay. Pare-pareho tayong mga singkit. Yes. So yeah, you can follow me on my Instagram. It's MJ Aoki. On my Facebook, it's MJ Aoki Evolution Coach. Later, I'll... Yeah. You're Aoki. You have to spell it, di ba? It's A-O-K-I. Yeah, kasi ang Aoki yung DJ na magaling, ha? Oo. Kasi Steve Aoki. Pero yun yung name ng dog ko. Steve Aoki. Okay. It's a part of the family, diba? Yeah. But, yeah, so, kasi, sometimes we're so eager na pag sinabi, uy, stocks, kitaan do dyan. So, we're very excited, we're gonna enroll sa ganyan, but if we're not really familiar with how the game is being played, then medyo delikado yan. So, there is a huge potential talaga when it comes to Malos stocks. Malos ka talaga. Gain or loss, but if you know what you're doing, of course there's a lot of to be gained from saka that. Saka kailangan matutok ka sa Bloomberg. Oh. Eh, nakaabang ka talaga. Nakaabang ka talaga, parang nanunood ng ano. No? Parang ano yung teleserye, pare. Manunood ka, bro, ng teleserye, talagang tututukan mo yun. Pero hindi ang abangan doon, hindi lang per hour eh. Halos every minute. Kailangan mabilis ka. Kasi may ups and downs ka agad yan. Parang tibok ng puso yan. Pag natetense ka, uy. Yeah. You know what? I've been with some investors. I mean, stock brokers, fund managers. Nakasama ko sila one day. From the time na nag-open yung stocks, as in, ano, they're on their phone na. As in, nakaabang na yan every hour, halos. So, ganun ang... Konting movement lang. Sell. Mabili siya, sell. Ganyan. Ano dapat? Pero kung yung tipong buy ka, mamaya na yan, wala mangyayari sa'yo. Kasi pagkakunwari, let's say, mababa pa. So pag mababa pa, marami magbabuy in yan. Dive silang lahat, buy in sila lahat. Pag tumas ng konti, kalasan sila. Saka napakadaming factors na pwedeng mag-influence dun sa rise and fall ng stocks. So kailangan aware din talaga ikaw when it comes to investing. So if you're not very proficient pa in that aspect, pwede kang, yun nga, you can partner with a financial planner. May mga safe ways tayo and may mga levels tayo and processes na kahit ano mangyari, hindi ka malulugi. So meron tayong mga levels dyan. So first is, you have to make sure na you're protected first. So after that protection, then you invest on the growth and then the high risk. So protection, syempre nandiyan yung mga emergency funds, savings, insurance, HMO, of course the basic needs kailangan ma-capture natin before you go to the next. Tulad yan, insurance, dahil pag-usapan natin ang insurance at HMO. Mm. Buti na lang kamo, nandiyan ng ano, ang Fortune General Insurance. Yes. Ang kaagapay ng mga Pilipino, diba? Yes, oo. Lalo-lalo na ang Fortune Medical Care. Yes. Yan ang pinaka number one at napakagaling na ano na HMO company sa buong Pilipinas. Kaya sa mga nakikinig natin, kung wala pa kayong HMO, wala pa kayong insurance, pre-need dito lang sa Fortune General Insurance. Yes. Yeah. Or me, MJ Aoki. Yes. Yes. So, yeah, I'll plug later no yung ano ba yung mga advocacy ko, but I've been in the industry for like almost a decade na. Wow. 10 years, huh? Yeah, I started from corporate. Nag-corporate ako, and then I ventured into agency also. And then, from there, I expanded myself to become a coach na rin. I expanded myself to become a blogger and kung ano-ano ng mga sideline. But it's really centered around my expansion as who I feel like, ha, yung purpose ko talaga is anchored on women empowerment. Mm-hmm. And of course, tapping into your feminine energy. So I guess it's not just really about you. Elaborate women empowerment. Women empowerment, kasi we'll be tapping more of the emotions, the beliefs, the traits around women. And siguro tapping also the energy, yung feminine energy. So it's not really about the gender, but it's
Kasi lahat naman tayo, meron tayong masculine and feminine energy. So, feminine energy centered on nurturing, caring, loving. So, how can you make use of that in as your power? So, kasi, and I guess it, you will, if you will notice when it comes to finances, when it comes to relationships, kailangan balance talaga yung masculine and feminine energies. And dahil dyan, Miss MJ, pinag-usapan natin ng women empowerment, no? Mm-mm. Alam mo, oh, yung nakikinig sa atin, no? Si Miss Crizel Arca, no? Pascual, no? All the way from Dubai. Itong wow. Avid listener to ng DWIC. Wow. No? Ma'am, good evening. Ano ba dyan? Good evening. Good evening sa Dubai. Good afternoon siguro. Good afternoon, no? Good afternoon siguro. 9 hours yata difference natin sa atin. At bago tayo mag-break, do, Miss MJ, no? Kasi, siyempre, maraming nakikinig sa atin, excited sila dahil na, nabanggit mo yung mga investment, may VUL, may stocks exchange, sa stocks, no? Sa stocks investment, meron din sinatawag na insurance, meron din tinatawag... UITF. Oh, yes, UITF, funds. Yes, mutual funds, no? Pag-usapan natin mamaya, pagbalik natin sa programa, break muna tayo. Ang oras po ngayon ay 7:01. Usapang negosyo. DWIZ. Muli nating balikan ang programang Connect, Ambalang Magkukuyan. Okay, welcome back po sa ating programang Connect, Ambalang Magkukuyan. At yun nga po, pinag-uusapan na nga natin ang tungkol sa mga iba't ibang klaseng investment. Pero bago natin paano pag-usapan... Paano palaguin yung inyong... Pera, kaperahan. Pera, oh, bago pananalapi. Natin, yes, bago natin pag-usapan yan. Babatiin muna tayo. Yes, kuya. Akin pong babatiin si very worshipful Mike Benjamin, mm-hmm. very worshipful Fred De Rosario Jr., mm-hmm. at very worshipful Dante Tan. At of course, amin pong binabati si very worshipful Kim Villanueva. Hoy, happy birthday po, happy birthday. Very worshipful. Ito po yung ano tormentor ng Mandaluyong Lodge. Galing ka, tormentor. 277, yes. Tormentor, ha? At alam mo, kuya. Ito yung mga matitinik. Hindi lang matinik. Oo. Malupit. Oo. Kaya tormentor, no? Tormentor, parang ano, parang, ano, parang, Terminator. Well, anyways, ano, Terminator ng, ano, ng petitioner. Yes. At, yun nga, so, mabalik nga tayo sa mm-hmm. usapang kaperahan with Miss MJ Aoki, no? Yeah. Miss MJ, mm-mm. so, nabanggit natin yung itong iba-ibang klaseng investment. Ano ba ang pinakamadaling investment sa lahat? Na, let's say, kunwari, ako isang empleyadong, ordinaryong empleyado, nagtatrabaho, kumikita ng nasa 25,000, nakakapag-ipon ng 5,000 sa isang buwan. Mm-hmm. May savings ako 5,000 sa isang buwan. So, that makes, in 10 months, may 50,000 ako. Kung gagawin na natin ng isang buong taon, eh di meron akong kano? Ako, ikaw yung Chinese eh. Go. Abakos. Gamitin mo yung abakos dyan. Usapan, di ba? Okay. Ulitin ko, sige, no? Sige, may 5,000 ako sa isang buwan. May 10,000, may 50,000 ako sa isang okay. sa isang sampung buwan. So kung isang taon, meron akong ano? Bakit sampung buwan lang sa isang taon? Sampung buwan sa isang taon. Tapos another 2 months. So that makes 1 year. So, meron akong 60,000. Nililito mo, eh. Pwede namang 12 months in 1 year. Nagsimula sa 5,000. Layo. Sana lang. Huwag kayong makikinig dito. Mahina sa finance to. Dito tayo. Hindi, totoo naman. 60,000 sa isang taon. Kay Ma'am MJ tayo. Ang tagal, eh. Kunwari may 60,000. Nag-post, eh. Kaya nga nag-post ako kasi nakalibutan ko kasi meron pa. Panay kasi tingin mo sa kanya. Dito ka titingin sa akin, no? May 30th month. Dati nga lumilingon ka hanggang sa likod, eh. Ang dami. Ngayon nakatingin ka doon na lang. May 30th month pay. So yung 30th month pay mo, isang buong taon. So another 60. So may 120. Ngayon 14 month pa. Meron bang 40th month? Parang hindi yung tausong 40th month. Regardless dyan. Na lang sa how, yes. It's not about the amount. Again, it's the habit of saving yes. and where to put it. Sige. Kasi let's not limit ourselves to just 5,000. Kasi like, I mean, yun ba yung value na kaya mo lang talaga? Or yung kaya mong i-stretch? And yeah. if you're gonna look at your lifestyle right now, I mean, yun nga, like if we're looking at the mindset ng mga Chinese, diba? They're saving 80% of their income. So that's just not, what is 80% of the 25,000?
80% of 25,000. I mean, based sa example mo kanina. Bumabawi. Ginugulo. Ginugulo ako. Okay, anyway, so yes, going back, so it's not really about the amount that you're saving, but it's the habit of you saving. Yes. And I guess yung going back to the question, saan ba pinaka-okay na mag-invest? Mm-hmm. Siguro depende yan sa objective mo and how much do you want to earn. But I would really suggest getting VUL first. Okay, what's VUL? VUL is Variable Unit Linked Products. Mm-hmm. So I think napakadaming VUL products sa mga insurance companies. So paano ang scheme po niyan? Ang scheme po nito is it's a combination of protection, mm-hmm, and investment. So example? So parang 2-in-1 na siya na, kumbaga parang value meal na siya. Value meal, okay. Example na lang, ma'am. Paano ba ang composition ng VUL? Paano ba ako magbe-benefit dito? Paano ba ako kikita dito? Ayan. So I mentioned earlier that yung investment natin, meron tayo mga levels niyan and may mga proseso tayo kung ano yung unahin mo. Because again, if you invest agad sa high risk, let's say mga stocks, lalo na kung hindi ka pa familiar doon, yes, or marunong, then you're losing so much already. So I would suggest is to really focus on your protection first. And ang kagandahan sa VUL is that you're already tapping in the protection and investment. Yes. So ang protection on is that you get insured habang lumalaki yung pera mo over time. Okay. Kasi meron tayong mga fund managers na nag-i-invest nito sa stocks or na nag-i-invest nito sa stock exchange so that pinapalago nila yung pera mo and you don't have to like really study and learn stocks. So parang ibig yung sabihin, ang risk factor mo dito is parang 20% lang or 10% lang. Ang success rate nito is mga 80%, parang ganun. Parang ganun. Because I guess it really depends on the market. And kahit ano namang, lahat naman ng investment natin depende rin sa market natin. So, nasa sa'yo na lang din yun kung ano yung paprioritize mo. Because you can put like 80% more on your coverage, 20% on investment. So, it's really up to you. And it's really how you communicate also with your financial planner. So, pabalik nga tayo doon sa kanina, no? So, mostly, ang mga investment, magkano naman ang minimum na, no? Kasi tulad yan, kanina, kinompute ko nga, mm-hmm, sabi ko nga, 5,000 savings ko sa isang buwan. Mm-hmm. I-times mo sa 10 tao, sa 10 buwan, meron kang 50,000. Mm-hmm. Yung mong isang taon, meron kang 60,000. Oo. Oh. Diba? So, kunwari, may 60,000 ka. Huwag mo isama yung 10 months. Huwag mo nang guguluhin yan, ha? Ipiliti mo pa talaga, pati bonus, eh, no? Huwag mo isama rin yung bonus. Inulit. O, yung 60,000 to, may mararating pa sa investment. Yung Mike Morao. May mararating pa yung 60,000 na investment. Oo naman. Yun nga ang kagandahan ng VUL because you're already paying, let's say yung 60,000 mo, well, depende yan sa age, depende yan sa health and everything, yung mga ipapasok mo na riders. But, ang kagandahan nito is that in anytime na may mangyari sa'yo, you're getting times 10, times 20, depende kung ano yung napag-usapan nyo na coverage. Knock on the wood, wag naman sana. Knock on the wood, di ba? Pero it's something that you need to prepare for. Kasi ano ba, ang isa lang naman ang kasiguraduhan natin sa mundo. Mm-hmm. Di ba? Parang una-unahan lang, eh, no? Mm-hmm. Parang ganun yung sinabi niya. Might as well, eh, alam mo yun, like, ayusin mo na yan habang bata ka. Yes. Kasi habang tumatanda ka, mas tumataas ang premium. Oh. So, ito yung premium na binabayad natin sa... Pag sinabi mong premium, ito yung binabayaran, mm-hmm, right? So, as habang tumatanda, syempre, mas tumataas yung risk of dying, getting sick, and anything, everything else. So, ang pinakamagandang time talaga is for you to invest while you're young. Mm-hmm. Habang single ka. Habang single ka, kita mo? Sino may BUL investment? Oo naman! Ganun ba? At after ng VUL, ano naman nasusunod? Oh, after ng VUL, you can start investing on the growth funds. Pero so, actually, funds, sorry ha, pero having just the VUL is not enough, eh. Mm-hmm. Let's just focus muna sa protection before we go sa growth. Okay, okay lang. So let's say you have the VUL or in life insurance already. So you also want to focus your investments on your retirement. Mm-hmm. You want to focus on your education fund, mm-hmm, on your estate planning. Okay.
And also on your, syempre, yung mga emergency fund, critical illness fund. Mm-hmm. Kasi the reason why we need to focus on the protection first is because anytime na may mangyayari sa'yo, magkasakit ka, lahat ng investments mo after this, dun mababalik uli yan sa pangbayad sa gastusin sa hospital, sa mga gamot. Mm-hmm. And I'm an advocate of this because my dad is actually a survivor of pancreatic cancer. Mm-hmm. So, pasalamat, I mean, praise God because, syempre, my dad is in Japan, so we got, kasi doon required ang insurance eh. So, I'm an advocate of insurance talaga, especially for the Filipinos because mahirap talaga magkasakit. And lahat ng investments, when it comes to real estate, lupa, sometimes you have mapu-pull out yan or you have to sell that to very, very, very low price just to make up for the expenses pag nagkasakit. Kasi yung iba, ang sinasabi nila, you have to be able to sustain yung, what, let's say, the head of the family, something happens, you have to sustain yung lifestyle. Eh. Yes. O yung para sa education ng mga bata, mm-mm, yung pang-araw-araw na gastusin, mm-mm, yun ang pinaka- urgent at least for the first 1 year, yun yung adjustment period. Eh. Yes, mm-hmm, yun, and I really agree, no, because yes, yung income na mawawala sa'yo, yun actually yung pinoprotect natin. Yes. Pag nagkasakit ka, let's say, we don't know, usually, pag critical illness, it would take years for you to get back to work or probably, baka mahirapan ka na uli mag-work or magkatrabaho uli. Mm-hmm. So, we want to protect that income when the time comes so that, you know, safe pa rin yung family mo and you can still maintain the lifestyle that you have right now. Okay. So, yun nga. Okay, so after, let's say, after yung BUL. So, yes, you can, if you want, like, you can talk to me, like, kasi question dyan is, enough na ba talaga yung coverage ko? Enough na ba talaga yung, kasi sometimes, you know, I've experienced this with a lot of people. Kala nila isang investment na protection and they're good. But it's, we have to really check kung enough ba talaga yung coverage mo. Mm-hmm. But let's say enough na yan, then you can go to the next level, which is the growth. So for the growth, you have, syempre, yung mga long-term stock investing, mutual funds, UITF, you can also invest sa mga bonds, money markets and real estate. Ayan, napakapatok na patok ang real estate lalo na ngayon our country is progressing. We have a lot of investors coming in and I guess real estate is a really profitable kind of investment. Mm-hmm. But again, babalik tayo dun sa purpose mo because if you're just investing on a property pero it's not generating income for you, then it's not really an asset. Mm-hmm. So yung itong assets how do I do it? Like asset kasi we want to make sure na magiging asset siya kung income generating siya. Yes. Mm-hmm, mm-hmm. So if you're just investing let's say plain lot, ang ano ni MJ is, let's say a bare lot. Mm-hmm. Okay? Binili mo. Umaakit siya over a period of, mm-hmm, let's say a year or two, mm-hmm, if you sell it. Mm-hmm. Ang focus ni MJ is that dapat may income pa rin papasok. So, pwede mo iparent. Yes. No? Sa'yo pa rin yung property, parentahan mo. Mm-hmm. So, at least every, may income generation ka every, yeah, month. Mm-hmm. Or kung empty lot. Let's say, if you buy a condo unit, yeah, you have to, kung hindi mo ginagamit, pwede mo paupahan. Pa-Airbnb mo. Airbnb. Something like that. Yeah. I like flipping also yung mga bibili ka ng mga pre-selling na condos. And, tapos flip mo after 3 years. And napakabilis. I think in just a couple months lang or 1 year, ang taas kagad ng pag-appraise ng unit. Well, depende sa place, no? But I recently had I was given this privilege na mag-tour dito sa Asiana City. Mm-hmm. Napakagaling, laki ng potential, they're developing it into an entertainment city. And yes, I guess a lot of people, if you really invest on that, ang bilis nung pagtaas ng value.
So, again, going back, it's up to you naman kung... Parang, ano yun, it's like more than... Not only times two eh. Parang times five, times six, ang bilis eh. Especially mga maraming... May mga lot of foreigner are coming in. Napakabilis. They do invest eh. Yeah. And even outside of Manila, near Clark, Pampanga, Bulacan, New Clark City. Yes. Yes. So, yeah, New Clark City is yun yung parang bagong hub ngayon. Mm-mm. For the government offices, no? Doon nila ilalagay yung mga government offices. Pero I think they have the completion of 2022, tama? Yeah. Yeah, oo. Wow, so in 2 years. 2 years, doon na lahat ng government offices. Yeah, and I what I really want to emphasize here also is, like, whenever you're gonna invest in something and your mindset around investments is that you have to think long term. Mm-hmm. Like, for example, like, with the Chinese, right? I mean, with your culture, like, if you are given or if you have a certain amount or of income, instead of just splurging or putting it on yung short-term investments or short-term yung returns, you really need to look at it in a long-term perspective. And I guess that's the difference around the mentality of the Chinese and the siguro... What can I say? People who are not really that conscious yet, because those who are not conscious or aware, they just really think of ano yung mangyayari today, tomorrow, next week, next month. But how you visualize and how you envision, kasi like you need to see yourself in the next 5-10 years. How do you see yourself in terms of your finances? And what are the things that you should be doing right now so that you can reach that vision? And kasi like, ang tendency natin when it comes to, let's say, income, pag, let's say, nagka-raise or nagka-tumaas yung sweldo or nagkaroon ng promotion, gastos kagad, right? But we have to, like, parang, yes, very tempting talaga na mag-upgrade agad-agad ng lifestyle. Kasi, syempre, like, you wanna give the best for your family or whoever, for yourself, because you deserve it. However, look at it in a perspective, in a long-term perspective, in such a way na huwag ka muna agad mag-upgrade. Mm. So, save this, invest this, and then you will reap the returns when you retire. So, accumulate ka lang ng accumulate for now, and then make certain little sacrifices for now. Kasi ito yung mga things na your future self will really thank you for. And honestly, I'm naging ano ako dito eh, naging victim when I got my first promotion, when I got, syempre, when I got a raise, nung tumaas na rin yung sweldo ko. Tumaas din yung lifestyle mo. Oo, kung syempre, YOLO, party, sige, ganyan, gastos here and there. But luckily, syempre, na-expose na rin ako at a very young age sa ganit sa insurance industry. Kaya I started investing on the VUL as early as 20 or 21 years old. And up until now, hindi ko talaga ginagalaw yon. So hopefully, I get to increase more of my coverage. Kasi maybe you can be cash broke right now, but in terms of your assets, in terms of your investments, you're not really broke. And I guess it really has to start right now. And kung ano man yung age mo, it doesn't matter if you're single, if you're married, but it's really you having that mindset na you have to start making a change right now. Else, kawawa ka sa future mo. Like, you're just gonna be having the same lifestyle or you're just gonna be depending on someone else. Mm-hmm. Lalo na ngayon, sometimes when you retire, hindi mo naman ang gagawin eh. Mm. Nasa coffee shop ka lang, nakaupo. Hindi, tsaka diba? Syempre you have to also to think, bro. Let's say, kunwari ah, ang sweldo mo ng year 2010 is 25,000. Mm. So by the year 2015, mm-mm, may raise ka, tumaas yung sweldo mo ng 27. Mm. So, alit lang, ang konting difference, di ba? Mostly yun ang normal na nangyayari. Mm-mm. Pero, ang gastusin ng 2010 tsaka 2015, nag-iba na. Yes. Tumaas na ang 2015. Yeah. What more pa kaya kung isang dekada? 10 taon. Ayan. Yung 10 taon na yan, sabihin na lang natin,
sa 2015 meron kang dagdag na 2,000 na sweldo mo, eh kung sa 2019 o 2020 ngayong taon, ang sweldo mo na ngayon eh sa naging ano na lang na mag, sabi na natin naging 29 o 30,000. Pero ang gasolina mo noong 2010 is nasa mga sabi natin 27 o 28 pesos per liter. Mm-hmm. Eh ngayon, magkano ngayon? 50 times 2. Yeah. Oh, eh ang sweldo mo hindi naman gumtumimes 2 sweldo mo. Yes. Paano ka makaka-cop up doon? Tama. So, kaya nga pag may investment ka, napaka-safe mo na. Kasi unang-una, yung pera mo, hindi mo na mamalayan 10 taon, lumaki na, tumubo na. So just in case na magkaroon ka ng problema, emergency, kailangan mo i-pull out, eh makukuha ka. Tama. I think the concept around that, yan ang tinatawag natin na inflation. Mm-hmm. Maraming factors that affect inflation, but I guess for right, I'm not really familiar. I'm not sure lang kung ano yung current inflation rate natin, but it ranges from 3 to 6%. Yes, almost. So ngayon, paano mo i-defeat yung inflation na yan? Kasi siguro for them to also understand. So yung gas kanina you mentioned, no, yung bilihin na lang din, di ba? Like for example, kumain ka sa fast food, dati ang 50 pesos mo. But ano yan, kumbaga budget bill na meron na, kumbaga almost okay-okay na, no? Mm-hmm. May example na lang, kunwari na lang, no? Ang isang value meal. Oh, yeah. Ang value meal, may chicken joy, may spaghetti. And drinks. Drinks. And drinks. Oh. Noong panahon ng 2010, kung hindi ako nagkakamali, ah, spaghetti, ano, nasa mga 70 pesos. Eh, noong mga kapanahonan mo? Kapanahon. Sobra ka naman! Inawa mo ko tito! Okay. Tito! Ay, magkaka-age ka pala tayo. Isang dekada ba inilayo mo dyan? Grabe to, no? Sobra 2020, dekada. Hindi, no. Joke lang. Joke lang. Kaya mo sa lolo. Natawa ka agad ako. Hindi na nausok yun ang tito! Lolo! Uy, focus. Okay, oh. So, yung value meal mo. Kasi nagpapatawa ka eh. Kasi nagiging seryoso na tayo masyado. Okay. Ay, kasi, okay. Yung value meal mo, dati, may spaghetti ka, meron ka chicken. Baguhin mo yan. Bakit mo babaguhin? Ha? Meron namang ganun, meron namang bubuyog, meron namang payaso. Parehas lang naman sila eh. Naglalaban lang naman sila sa presyo eh. Oh, hindi naman sila nagbabayad ng sponsor sa atin kaya hindi natin sila pwede bagitin. Doon na lang tayo sa 49 pesos na ngayon. Hindi, 49 pesos. Eto, makatarungan, 49 pesos. Saan mararating ng 49 pesos mo? Dati ang 49 pesos mo, mas malaki yung meal, mas malaki yung meat, mas malaki yung yung ano, yung burger steak. Mm-mm. Eh ngayon, ang burger steak ngayon, Sus Mario Joseph, nasa mga 60 pesos na, tapos ang liit-liit pa. Di ba? Tapos may isang mushroom. Oh, isang mushroom. Yan lang yun. Kahit saan mo, kahit tignan mo sa bubuyog, tignan mo sa payaso, parehas lang sila. Oo. Oh, kaya ngayon, syempre, habang tumataas yung mga bilihin, lalo-lalo na ang gasolina, ang crude oil, no? At sabi nga ni MJ kanina, this is the right time to invest kasi merong conflicts, no? Kumbaga, well, we don't want to talk about it. We are not that political na para pag-usapan yan. Pero it now is the best time to invest. Yes. So kaya nga, Miss MJ, so bukod sa pag-i-invest, kasi tulad nito, no? Tulad ko, may savings ako, meron akong ano. Panigurado, ang Fortune General Insurance, maraming, ano yan, maraming pwedeng investment dyan na pwede nating ano, no? Pwede nating pagdalahan ng ating pera. So, bukod dun sa, yung nga, nasabi mo nga, yung BUL, nasabi mo yung ano pa yung sinasabi nila na pre-need. Pre-need, oh, yes. Yung pre-need. Pre-need, I think that's really, hindi siya focused sa life eh, but more, I think morely focused on education, hospitalization, and I think it's a term. Mm-hmm. Correct me if I'm tama ba? Mm-hmm. Term siya eh. So okay din ang pre-need. But again, going back, ano ba ang gusto mong i-prioritize? Mm-hmm. Ano ba ang kaya ng budget mo muna right now?
Mm-hmm. So, wala namang tama or mali when it comes to investment. But always go back, ano ang importante para sa'yo right now and ano yung gusto mong i-prioritize? Importante, syempre, nag-iipon ka. Paunti-unti, mm-hmm. alam mo kung saan pumupunta yung, yeah. yung your money is a good investment kung saan siya pumupunta. Tsaka mas maganda kasi yung concept na habang tumatanda ka, nagkakaroon ka ng ipon. Hindi yung tumatanda ka, wala kang ipon. Yes. Kasi maraming Pilipino ngayon na nagtatrabaho, na, you know, ang mentality kasi nila is, lagi yan, pagkakuha ang sweldo, anong gagastusin ko? Anong bibili ko? Mm-hmm. O ika nga nila, okay lang magka-iPhone kahit na walang ipon. Yun ang medyo kakaiba doon, di ba? Yun ang medyo mahirap. Kasi by the time na kailangan mo ng pera o by the time na nagkaedad ka, nagkasakit ka, no? Buti sana, kaya buti sana kung ikaw ay nag-avail ng insurance policy ng HMO. Kunwari na lang, sa Fortune HMO, mm-hmm. ano, sa Fortune General Insurance, mm-hmm. no? Yung Fortune Care, napakagandang HMO niyan. Mm-hmm. So pag nag-invest ka ng pera mo, in-invest mo yung pera mo doon, mm-hmm. secured na secured ka. Mm-hmm. Kahit anong mangyari sa'yo, kahit anong klaseng diseases, no? Na tumama sa'yo, sa, by the time na nagkaedad ka, covered ka, hindi mo mm-hmm. kailangan kabahan kung saan ka magpa-hospital. Yeah. Ang iintindi mo kung saan ako the best na mabibigyan ng treatment, yeah. kung anong ospital ang pinakamagandang magpapagaling sa akin. So hindi ka talaga lugi? Kahit hindi ka talaga lugi. Hindi wala ka talaga lugi. Malulugi. So yun ang okay na investment. Na kumbaga, naglabas ka ng pera, pero hindi ka talaga malulugi. Okay. At alam mo, okay, napakabilis ang oras. Magbe-break muna tayo dahil dyan na 7:29. Usapang Negosyo. Muli nating balikan ang programang Connect Tambalang Magkukuyang. At welcome back po sa ating programang Connect Tambalang Magkukuyang. At kasama niyo pa rin po ako, si Kuyang Ed Abalos, kasaat si Kuyang Ricky Koo. Mm-hmm. At ang aming napakagandang life coach, walang iba kundi si Miss MJ Aoki. Yes. So Miss MJ, kanina pinag-uusapan mm-hmm. na natin, no? Yung pre-need, no? Mm-hmm. So ang pre-need, pag sinabi mong pre-need, ito yung mga classic insurances na para sa hospitalization, mm-hmm. education, mm-hmm. funeral, mm-hmm. memorial. Mm-hmm. So, basically, these are really, really important things na, I mean, magpagdadaanan talaga ng buhay natin. Mm-hmm. And it's really how you are prepared mm-hmm. In every life stage that you have mm-hmm. para by the time na magkaroon ka na ng anak, by the time na may mangyari sa'yo, by the time na, you know, like, kunin ka ni Lord, then huwag naman sana na on the wood. Actually, na? Ngayon, yung mga pre-need plans, actually, you can really invest on it. Mm-hmm. Like, for example, sa lots. Hmm. Some people, they buy 5 lots. Mm-hmm. Pero 2 lang kailangan nila. They resell it. It's mm-hmm. parang condominium units na rin siya ngayon eh. Mm-hmm. Basta, kikita ka eh. May pagkakakitaan ka. Ang pinakamaganda bumili like, ng columbarium, ganun din. Mm-hmm. Oh, you can buy 5, 10, and then at the end of the day, you can sell yung mga hindi mo kailangan. Tumataas din ang value nila over the time, no? Over time. Yes. At alam mo, ang pinakamagandang bilhan ng mga lots na ganyan, na memorial Eternal. Lots, Eternal Garden, yes. syempre. Mm-hmm. Yun ang pinakamaganda sa lahat, sa buong Pilipinas. Wow. Halos lahat meron yan. Hi, Kuyang Ed Kabangon. Oh. He's watching. Si boss. Chairman. Sir, yes sir. Di ba? Oh, fan kami niyan. Attentive lahat, ha? Okay. So, yun nga. So, pagkatapos ng pre-need, syempre, itong mga tong pre-need na to, eh, napaka-importante rin ito. Kasi hindi rin natin expected, eh, no? Hmm. So, after sa pre-needs, ano ba ang susunod pa natin pwedeng investment, Miss MJ? In terms of... lalagpas mo tayo sa protection? Or lalagpas lang natin. Well, hospitalization. HMO. Oh, yun kanina, napag-usapan natin. Pasok natin Fortune yung care. HMO. Oh. Kasi this is different from insurance. Eh. Insurance, you're talking about yung mga malalang sakit na. Mm-hmm. But, alam mo yung mga hindi naman ganun kalala. But, you need to be hospitalized for, like, let's say, nagka-dengue ka, nagkasakit ka ng... Mm-hmm. You know, like, HMO will cover for that. And ang kagandahan nito is you're paying a certain amount, parang kung bumibili ng sale na bag. Diba? Mm-hmm. So, why pay for the full amount if you can pay for just half the price? So, parang ibig mo sabihin, umaga,
parang pinaghahanda mo kung sakaling magkasakit ka in the future o within the year. Siyempre, within the year, na importante meron kang executive check-up. Kung hindi ka may executive check-up, kung sakaling man na nagkaroon ka na kailangan mong mag-confine, kailangan mong magpa-laboratory, may magbabayad para sa'yo. Yeah. At dyan pumapasok ang HMO. Mm-hmm. At meron tayo niyan sa Fortune na... sa Fortune Care. On HMO, napakaganda HMO niyan. Mm-hmm. At tapos, yun, after ng HMO, ano pang education. Education, no? Kailangan pagplanuhin din yan. Tumataas na din ang tuition fees ng mga eskwelahan. Kahit saan. Syempre, yung mga sinatawag nila lahat na... Lahat naman tumataas, ako lang hindi tumaas. Eh. Hindi naman, sobra ka naman. Ang kasi ikaw, alam, huwag ka mag-alala. Ipakikilala ko sa yung brand na Bradford. Okay. Bradford. Yung may konti. May heels. Ha? May heels. Pero, ika nga nila, pag nasa flat surfaces na, pantay na lahat. On the level. Okay. At alam mo, napakabilis ng oras. Nga pala, by the way, no, bago natin makalimutan, batiin muna natin yung mga nakikinig sa atin. Kasi alam mo, ang hirap kasi dahil itong mga listeners natin to, sa buong bansa, hindi na sa buong bansa, but the whole country, iba-ibang bansa nakikinig, no? Like yung pinsa ko, si Rosa Del, no? Who's listening all the way from Singapore. Ganun din si Miss Fabi Yamayuchi, no? I think friend mo yata, no? Tapos si Coach Ann Sanchez, tapos si Erica Monastrial. Oh, that's my best friend. DJ David Ligarda, si Chico Estinoso, si Fe JC, si Leti Lataw, si Kuyang Jong, Raymond De Guzman Santos, si Sir Muhammad Atik Dedi Bayria, Jaime Chua, Nala Onerda Leha, si Stephen Cross, si Sir Stephen, yes, na guest natin. Oh. He's also watching now, ha? Yeah. Our program. But of course, very merciful Nick Manipon also is watching. Thank you, sir. Raul Villanueva and John Villanueva. Ganun na rin si Jojo Peterbo, Kuyang Jojo. Si Brian Padilla, si Miss Anna Fernandez. Hello, morning, where are you from? Can I invite you to view my website? Thank you, permission to make a follow-up from time to time. I think this is for you. They wanted to, they wanted you to view her website. That maybe you can follow each other. Yes, definitely. I support that. They have to follow MJ. Kasi siya yung finances, guru . Pwede, no? Tapos, si Lloyd Lagman, all the way from Santa Cruz, Manila. Wow. Ito, si idol ko to, si Sir Gary Dumbrick, all the way from Davao. Mm-hmm. Yes, nakikinig sa atin at nanunod ng ating programa. Si Renison Cahipo, si Sir Cari Dubal, si Very Worshipful Sir. Ito, best friend mo, si Adam Sim. Yun. On the level kami niyan. On the level kayo niyan. Ito talaga. Ito, kakabahan ang lahat pag nanood. Pag nakita mo nanonood ang programa mo at hindi basta-basta to. Palang iba, ang boss natin si Edgar Cabagon nanonood. Wow, diba? So honored. Kailangan mabait kayo, ha? Kami mabait din . Boss, good evening. Hello po. Ayan, boss, nagpaparamdam. Gusto yatang maging part ng Fortune General Insurance saka ng Eternal Gardens. Yeah. Pwedeng ahente to, okay to. Tapos, si Sir Bobby Procopio, I think right now si Sir Bobby nasa Zamboanga, no? Si Very Worshipful Alan Calderon, Kuyang Sir, good evening. At si Kuyang Pet Menda, ganun na rin kay Kuyang William Rojo Teng at si Sir John ng Blanche Racing. Sir John, good evening at welcome to our, thank you sa panunod ng aming programa. Si Sir Francis Manalo at ito, kanina kasama ko sa Malacanang to. Ito anak ng Mason, anak natin to. Si Roy Galfo. Yes. Good evening, sir. Good evening, Roy. Ah. Thank you for watching. At si Kuyang Alan Chua nakikinig, si Rex Kyok. Kuyang Rex, good evening, Kuyang. Si Sheila Mamaril. Yes, si Miss Sheila. Si Miss Sheila. Thank you for watching. Alam mo, napakaswerte natin, ha? Dahil kita mo, ha? Full cash. Puro negosyante yan. Negosyante lahat yan. Tsaka buong Visayas, Mindanao, may Singapore, may Dubai, may US pa.
Tsaka pinaka-importante sa lahat, kinabahan ako ang boss natin, ang chairman. Ang chairman, nanonood. Nakaka-honor naman. Yes, I'm very, very honored. Kaya nga eh. Kaya nga. Inisip pa namin paano namin palalaguin yung ano eh, yung investments. Oo. Oh. Kaya tamang-tama, buti na lang nandito ka, no? Yeah. So, Manji, I'd like to may tanong lang kami, no? May nag, ano kasi, may nag-viber. Sabi niya, is it true na mas magaling humawak ng pera ang babae kaysa sa lalaki? Yun. Belief lang yan. Belief lang yan, okay. Walang... hearing from MJ, kung bibigyan pera mo kay ating, ha? Hindi totoo yun. Kung maniniwala doon, ATM hawakan saan mo na rin. Galing yung, saan ba nang galing yung konseptong... Kasi ang point niya is that with regards to budgeting, mas magaling humawak ang babae. Totoo ba yun? Let's say sa pambahay. Kayo, as guys, papayag ba kayo? Ako, mas siguro pwede mas magaling kumita, no? Kaya may panggasto si... depende sa isang perspective ng isang tao. Yeah. Kasi kung ang perspective ng isang tao is... Kasi ang lalaki, sinasabi nila, bili mo kung anong pinakamaganda, pinakamahal, ganon. Pero over the time, when you are the one who's buying that, may isip mo, merong mga affordable na pwedeng mabili. Katulad nun, kaparehas nun, pero mas mura. Yes. Kung hindi naman mas mura, eh, kumbaga, pwede siyang alternative doon. Yes. Let's example, ah. Example. Parehas lang to, ha? Mm-mm. Kunwari, sa isang telepono, siyempre, lahat gusto magka-telepono, magka-mobile phone. Eh, lumabas una is, tawag dito, iPhone. Eh, syempre, iPhone, nasa mga 40 mil. Mahal, di ba? Mm-mm. Eh, biglang may lumabas na Android. Eh, yung Android, 10,000 lang eh. So, bakit nagagamit din naman, no? Nagagamit din naman, napapang-text, napapang-call, napang-gigames, napang-poporma rin. Ba't ka bibili ng iPhone? So, saan nang gagaling yung... ganong klaseng mindset. Mm-hmm. If we're just talking about yes. It. And I guess when it comes to money, when it comes to finances, marami talagang paniniwala or beliefs na kinalakihan natin. So yun nga, going back dun sa pagbabudget or going back dun sa pag prior, ano ba yung choices with between those two phones. So if we're just gonna be really be technical around it. Kasi lahat ng mga decisions na meron tayo ngayon, it really stems from how we were raised growing up, how we were raised from our formative years. So maybe when you were nung bata pa kayo, maybe when you weren't really given the privilege na maka-experience ng mga ganitong bagay. So growing up, parang subconsciously you would want to you would want to experience that kind of lifestyle. Meron din namang mga kinalakihan tayo na maybe when it comes to budgeting, maybe because you've grown up, lumaki ka na sa pamilya na kailangan talaga very prominent ang pagbabudget because very limited ang resources, right? So growing up, it doesn't matter if you are a guy or a girl. It's how you were raised. It's how you are functioning right now. That determines your behavior around money and your relationship around money. So, sa mga ating listeners and viewers, no, anong mga mapapayo mo sa kanila pagdating sa itong taon na to, syempre, bagong taon, ano yung mga dapat nating i-consider pagdating sa pera? Dapat natin tandaan? Ako, what I would really suggest is to create a habit. Good saving habits. Mm-hmm. Actually, wait, meron. Siguro, I have 3 tips right now. So, yes. My 3 tips would be, yun nga, never put your eggs in one basket. Iba-ibang kalalagyan ng pera, right? Mm-hmm. And in not just in terms of investment. Kasi lahat naman tayo may capability and we are all creative, we're all meant to be abundant. So lahat naman tayo meron ding 24 hours sa isang araw. So ano ang ginagawa mo sa 24 hours na yon? So lahat tayo may ability to progress and everything like that. So in terms of your cash flow, try mo
gumawa ng isip iba pang paraan para tumaas pa yung cash flow mo. Because if you're just relying on just one, then magiging limited talaga yung resources mo. So, ang dami-daming pwedeng gawing business, ang daming pwedeng gawing paraan para kumita ng pera na legal, na not necessarily na isa lang yung paraan eh. So, just also be creative around it. And then, number two, if you feel na itong cash flow na to sa'yo ay nag-work, malaki man to, maliit, alagaan mo yun. So, alagaan mo yung skills mo, alagaan mo yung sarili mo. Because ikaw yung magdadala ng future mo. Ikaw yung magdadala ng your, kumbaga, ikaw yung sa'yo nakasalalay ang future mo. So, you cannot really blame anyone na, ah, kasi hindi ko nagawa to kasi traffic. Hindi ko nagawa to because, alam mo yun, so you need to remove that so that you can progress. Yung teka-teka attitude. Ayan. Tanggalin. Oo. Oh, or yung napaparalyze ka na parang, sige, pag-isipan ko muna. So, hindi mo alam, 10 years ang nakalipas, hindi mo pa rin siya nagkagawa. Ayan. So, just continue growing. So, just try essence. It. Try it lang. Do something that scares you. Kaya nga, okay lang ba i-plug ko like this year? Yeah. For this decade. Podcast, right? Yes, and I'm very, very excited around that because it's really outside of my comfort zone, but I feel that this is something that I really want to venture on and really voice out because, as I mentioned earlier, it's really centered around women empowerment. So I have created a new page and community and podcast, and it's called Evolve with MJ Aoki. So Evolve is spelled with EVE, as so Evolve, focus on women. And I'm so lucky and happy and that I'm being supported by powerful women, powerful coaches also na who will be conducting a free workshop actually this Wednesday. So it's called The Power of Self-Awareness. It's gonna happen in Makati in Hobson Bruce. It's in the ground level of IM Hotel. It's a free workshop starting at from 6 p.m. to 9 p.m. So I suggest really taking advantage of... Is that of, in Pasong Tamo? No. It's in IM Hotel. Buendia and Makati Ave. Near City Garden Hotel. Okay. Or near Poblacion, near, you know, so yeah. Maybe we can party after, but like but again party, but yeah. I guess really taking advantage of these free stuff because I mean it's free eh, and it's for your own growth. Never stop growing. Never ever ever stop growing. Because if you feel that you're being stagnant and you're just being comfortable, dun ka matakot. Kasi like, what's really happening? And baka mapag-iwanan ka. So, this year, this decade, challenge yourself. Do something that scares you. Mm-hmm. And who knows? Baka you discover something about yourself. Mm-hmm. Discover something that you don't know yet. Kasi meron, lahat naman tayo may mga blind spot eh. So, you wouldn't know and realize that until you really try. So, not just in terms of finances, but also in terms of your health, your relationship, your passion, your creative expression, and even on your on a spiritual level. So, lahat tayo kasi, I think this new year, very motivated with our New Year's resolutions, with our goals, and lahat tayo parang kumbaga, we want to make a change this decade. And yes. As you mentioned earlier, it's the year of the metal rat. Yes. So there's going to be a lot of opportunities out there, but what are you really doing with these opportunities? Are you just looking at them, or are you actually doing something and grabbing them and taking action after? Because, well, I mean, we all have, I think we're all presented equal opportunities. We all have 24 hours in a day. So what are you really doing with those opportunities? Okay. So, Kuya Ricky, nga pala. I-greet ko lang si Kuya, no? Oh, from LA, no? Oh, LA, si Kuya Virgilio Season has joined, no? Mm-hmm. It's 4 o'clock. Wow! In LA. Good morning. They're watching, yeah? Mm-hmm.
At yes, greet rin natin si Kuyang Fahad Al-Rashid Lukman. Yun, yes, si Kuyang. Good evening, ha? Si Kuya Angelo Perez Navarro ng Fraternal Eagles, no? Yeah, Kuya Angelo, thank you at good evening sa inyo po, no? At si ito, gusto ko to mag-guess. Nanonood sa atin, walang iba, si Sir Popoy Cusi. Ito ang national, ito, ano to, world-renowned to na watercolor painter. Yes, wow. Napakagaling nito ni Sir Popoy Cusi. Kaibigan ko to. Sir Popoy, I know you're listening right now. I hope and we hope to have you here in our program so that you can be an inspiration to everyone na mahilig sa art. Yes. Yeah, I feel inspired already. Yes. Just by you telling our viewers about it. Kasi alam mo kasi ito, si Sir Popoy, gumawa siya ng isang malaking watercolor painting. Siya lang ang nakagawa nito. At itong water painting na to, nakilala to sa buong mundo. Wow. So we give credit to this guy. Napakagaling nito. Oh. Sir Popoy, join them. Napaka-inspiring and you'll feel very comfortable. I feel very comfortable. Don't worry. If we guess him, we will call you. Wow, same spot. Nandiyan ka sa tabi na. Let me know. Parang may drawing ganyan. Oy, pwede ba? Ako, gusto nito. Iba to. Then, game. Si Sir Rick, Kuya Rick Tambamo. Okay yung pangalan ni Sir Rick, no? Tsaka si Sir, ito, iba rin ba? Okay, ito, Israel Piso. Hmm. Oh, di ba? Kakaiba ng mga natin. Okay. Alam mo, napakabilis ang oras, no? So, 8 minutes na lang at magpapaalam na tayo. Kaya na natin magpaalam. So, Miss MJ, baka pwedeng i-plug mo na ang iyong Facebook number just in case na gusto ka nilang tawagan at just in case baka gusto nilang mag-invest sa anumang klaseng investment dyan na para makatulong sa kanilang kabuhayan. You can reach me on my Instagram. It's MJ Aoki or fwd.mjaoki or please follow also my Evolve community page. It's called we_ Evolve and it's spelled with an EVE. So that's we_EVEOLVE. Medyo bago pa yung page ko na yun, but I'm planning to really grow that because you know this decade would really change that. Aside from that, for my Facebook, you can follow me at MJ Aoki Evolution Coach. Again, that's spelled with an EVE, Evolution. There will also I have several events happening also this week. So for this Wednesday, please follow the RippleEffect.ph. I will be talking about success hacks also together with my colleague Leo Ardina. Very, very inspiring man also. We will be talking about success hacks around health, wealth, relationship, and creative expressions. We're also going to be talking about New Year hacks and how you can maintain your New Year's resolution for the rest of the year or even for the rest of the decade. After that, I am going straight to the Awaken workshop. That was the free workshop that I was telling you earlier. It's called The Power of Self-Awareness. And it's really a self-mastery kind of workshop, but it's really focused on women and women empowerment. Next is on Saturday. Hopefully, I will be able to launch my first 4 episodes of my podcast on We Evolve. It will be available on anchor.fm and Spotify, iTunes, and Google apps. So, yeah. Podcast, pag sinabi mong podcast, paano ba yun? Kasi hindi namin alam eh. Mm-hmm. Parang ganito rin siya eh, but I guess it's really focusing on a certain topic per episode. Dapat invite mo kami pumunta doon para oo naman. Tanong niya masagot eh, no? Oo naman. Sa anong topic ba yung gusto niyong pag-usapan? Kasi kanina you mentioned relationship. Oo. So baka sa relationship ano sa iyo? Ako paano tumuntad? ako dek. Patay sana. Dinali mo ko kanina, dinali rin kita. Dali at tayo. At alam mo
Gusto na namin talaga na ayaw na namin go policy nito. Ayaw namin end yung show eh, pero next time ulit. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa gabing ito. Kami po ay magpapaalam at antabayan niyo po kami next Monday. Next Monday. Anong segment 'yon? ATW. ATW all the way. Yun yung gusto mo, di ba? All the way. And they can talk anything under the sun. Oh, wow, yes, no holds barred. Yes, oh. And by the way, Happy New Year po sa inyong lahat. Happy at sana po maging maligaya ang ating taon na ito, yes, dahil sa taong Metal Rat. Okay. Yes. Happy New Year. Okay. At salamat. Good evening po. Good evening. Connect. Kampalang magkukuyan.